yan sa pagitan ng RCC at MCGI na si Hamsky, Brother Hamsky at Mr. Jaime Solaba ng MCGI. Ngayon po ang paksang patutunayan ni Hamsky ng RCC ay patutunayan niyang si Apostol Pedro. Patutunayan niya na si Pedro ang batong ito na pinagtayuan ni Kristo ng Iglesia sa Mateo 16:18. Affirmative po si Hamsky Ray at negative naman si Jaime Abalos ng MCGI. Ngayon po ay 15 minutes sa unang tindig at 10 minutes rebuttal at 5 minutes conclusion. Ngayon po ay ibibigay ko na po ang ring sa ating RCC affirmative na si Hamsky Ray. Pasok po sa 15 minutes stand. Okay, so magandang hapon po sa lahat at sa lahat ng mga makikinig, manonood at sa aking katunggali ngayong araw na ito. Saka sa moderator din namin, no? So, ang katulad ko ay patutunayan ko po sa inyo na iyong tunay na paniniwala ng mga Kristiyano na siyang itinataguyod ng Biblia at ng katotohanan na pinagtayuan ni Kristo na bato sa Mateo 8 ay walang iba kundi si Pedro. Bakit po namin ina-affirm, no, na si Pedro iyong batong pinagtayuan ni Kristo? Basahin po muna natin yung nasa Mateo chapter 16 verse 18, no, sabi dito sa Tagalog, at sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang pintuan ng daigdig ng mga patay ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. So ibig sabihin po, doon po sa Mateo chapter 16 verse 18, mayroong tinutukoy yung ating Panginoong Heso Kristo doon na isang bato, no, referring to Peter. Kasi una na niyang tinawag si Peter na bato. Yun pong salitang Peter doon, no, ang ibig sabihin po noon ay rock or bato, no? So bago po yan, babakuran ko, wala pa akong tutol na si Kristo ay bato sapagkat si Kristo po ay ang chief cornerstone ng iglesia. Wala pong tutol. Kahit ano pong bato ang gamitin at basahin ng aking katunggali, kahit anong bato na tutukoy kay Kristo, yun man ay sinabi ni Pedro o ni Pablo o ng kahit anong tula, kapag iyon ay tumukoy kay Kristo, iyon ay tumutukoy lamang doon sa batong kapanunuhan, ito sa batong pinagtayuan ng iglesia. Ngayon, ang common no, na nakikitang argumento ng mga tumutilig sa dito ay yung Petros versus Petra. Sabi nila, hindi daw maaari na si Pedro yung bato doon sa Mateo chapter 16 verse 18. Sapagkat sa Griego, ang salitang ginamit para kay Pedro ay Petros, no? Na ang kaniyang gender ay masculine. So kapag babasa, ang ibig daw sabihin ng Petros ay isang bato, no? Bato. Pero yung salitang batong ito, no? Ang ginamit na salita sa Greek ay Petra, no? Petra, na ang gender naman ay feminine, na ang ibig sabihin daw ay mas malaking bato o malaking bato. Therefore, sabi nila, since sa gender pa lang magkaiba na, ay naangkop na para kay Pedro yon, sapagkat yung ginamit na sa kanya ay Petros, pero nag-iba, naging Petra. No? Tapos, yung Petros ay maliit na bato. So sabi nila, baka mahina daw yung pinagtayuan, etc. Samantalang yung Petra ay maliit na bato. Maling-mali po. Actually, kung pag-aaralan po ang sabi ng mga scholars, no, kagaya na lamang nila Carson, no, Keener, Kuhlman, ay walang actualing bearing kanya kay Petro. Bakit? Bakit? Sapagkat, doon po sa classical Greek at Attic Greek, doon lang po nagkakaroon ng talagang pero doon po sa Greek, no, naka-loudspeaker, New Testament, no, ang
Ang ginamit pong salita doon Petrus at Petra ay walang kakaiba. Nag-iba lang si Kapaminin Petro yung pininin ng bato. Yun. Now, since kung ipagpapatuloy pa rin ang kasama natin yan, wala din naman tayong problema sapagkat yung kanya magiging argumento. Pero always nating tandaan na sa Biblia, inaaral natin ang konteksto nito maging yung mga historical criticisms. No? Unang-una po, ang orihinal na lingwahe ng ito ay Aramaiko or Aramaic. Ang ginamit pong salita doon sa Aramaic ay kipa. Wala pong pinagkaiba yon. Ikaw ay kipa at sa ibabaw ng kipa, itatakot ko ang aking iglesia. So yung kipa, wala pong difference yon. Ang ibig sabihin ko ng dalawang yon, bato. Maliit na bato, hindi na malaki. Okay. So, tinitindihan natin ngayon ulit na wala palang pinagkaiba sa orihinal na lengguwahe ng Panginoong Jesucristo ng Aramaic, Aramaic, yung kipa, iyon ay understood na referring to Peter. Sapagkat iba yung nagtatayo, iba yung kanyang pagtatayuan. Ayan. Kaya po aming tinitindigan na si Pedro, siya yung batong nagtayuan ng iglesia. Ano po ang batayan natin dito? Unang-una po, sa Biblia, meron pong tinatawag na pagbabago ng pangalan ng tao, ng isang lingkod ng Diyos para sa itang nakatakdang tungkulin na kanyang gagawin. Halimbawa na lamang ay si Abraham, no? Sa pangalan niya Abraham, nawa ng Diyos na Abraham kasi tayo magiging father of multitudes. Ganun din naman si Sarai, na pinalitan ng pangalan Sara, kasi magiging inasya ng mga nindot. Now, doon po sa Biblia, kakitang pagkakita pa lang ng ating Kristo kay Pedro ay pinalitan ng kanyang pangalan. Ang sabi niya, ikaw, Simon, ay tatawaging Cephas. Ang ibig sabihin ay Pedro. No? Ang ibig sabihin nung Cephas, from the word ng Aramaic, ay Bato, which is the Peter. Ibig sabihin, meron na talagang nakatalagang purpose si Pedro. May nakatalaga na siya pagkakita pa lang sa kanya ng ating Panginoon ng Kristo. Ito ay hindi patungkol lang sa nagkataon lamang, trip-trip lamang ng Panginoong Kristo. Iyon talaga, gaya na ay ng Diyos, no? Ay may nakatanda na pa sa kanyang lingkod na gagawing katungkulan in the future. Kaya nga niya tinawag ito na gano'n. Eh ano ba ang reason bakit hindi ibibigay sa kanya yung ganung rason? No? Sabi dito. Ayan. Ikaw ay tatawaging Cephas. Bakit? Bakit nalitan ating Panginoong Kristo yung pangalan ni Simon? Ayan. So, ayun po yung sa aking first argumento, hindi ko na po patatagal ito, no? Hindi ko nabibigyan ng marami pang argumento kasi gusto ko yung sa pinakasimpleng batayan lamang, yung aming munang pag-uusap. At ilalabas ko na lang sa mga susunod na tindig ko yung mga kabuuan ng mas malalim na pumapatungkol nga doon sa aking tinitindigang paksa. Iwi-wave ko na po yung time ko at nakahanda na po ako sa pagtatanong ng aking kaibigan na si Brother Jaime. Okay po, diyan po natatapos ang ating ang stand ng ating affirmative na si Bro Hamsky ng RCC. Ngayon po mga minamahal ay dadako tayo sa question ng ating negative na si Bro Jaime ng MCGI. Pasok po para sa 10 minutes cross examination. Bro Jaime, are you ready? Okay, moderator. Salamat, ready na Bro Hamsky. Ready ka na Bro? Ready. Okay, unang tanong ko sa iyo. Okay. Si ang sabi mo, si Kristo kasi Pedro ang bato na tatayuan ng iglesia. Ano? Tama. So, unang tanong ko sa iyo ngayon ay ganito.
Unang tanong ko sa iyo ganito. Meron ka bang mababasang sitas sa Biblia na nagsusuporta na si Pedro ay tinatawag na bato? Meron, brother. Ang aking pong talatang isusuporta dyan ay yung mismong talata na pagpapatunay ng Panginoong Jesucristo sa Juan 1:42 nang sinabi ng Panginoon at sinama ni Andres si Simon kay Jesus. Tiningnan ni Jesus si Simon at sinabi sa kanya, ikaw ay Simon na anak ni Juan, ikaw ay tatawaging Cephas, na ang kahulugan ay pangalang, ng pangalang ito ay Pedro, na sa Greek ay bato. Yan ang sagot ko, brother. Okay. Follow-up question. Sa Juan 1:42 ba? Sa Juan 1:42 ba ay nakalagay ba talaga na bato talaga siya or pangalan? Nakalagay po doon, bato talaga si Pedro sa kanyang pangalan. Oo, sapagkat sabi ni Jesus, ikaw Simon, na anak ni Juan, Cephas, ang kahulugan ay pangalan ng Pedro, na sabihan kasi ng Pedro ay Pedro. Ito ang sagot ko. Okay. Ang Cephas ba ay pangalan o tatawagin sa pangalan na ang katumbas ay Pedro o tatawagin o kaya ginagamit yung pangalan ng Cephas na bato talaga siya as in sa Biblia? Pareho po yon nung pinatungkol ng Panginoong Jesucristo kay Pedro. Pareho po silang tumutukoy sa pangalan at salita kasi yung salitang iyon ay salitang Aramaico, pinalin naman na Pedro. So, yun po ay both na tumutukoy sa pangalan ni Pedro, magiging pangalan niya, at ang salitang common na ginagamit. Okay, pangalawang tanong ko, Greek yung ano yung sipas? Yun pong sipas sa Greek ay Petros at Petra. Sapagkat sa Greek po ay meron na pong feminine at masculine, may gender na po. So both po na Petros at Petra, applicable po yung Cephas or Kifa sa Aramaic sa Greek. Hindi, sa Greek nga, hindi pwedeng sasabihin mo, dalawa yung kahulugan ng, tinatawag na pit. No comment, please, question. Next question, no po. Nagtatanong ako, hindi ito comments. Ang sagot ko sa kanya ngayon, follow-up question ko ito. Ang sabi ko, yung sa... Hindi pwedeng sasabihin na dalawa 'yon. So ngayon, alin ba sa dalawa, yung large rock o yung small rock? Yung Cephas. Ang Cephas ang tinatanong ko eh. Kasi sabi niya dalawa daw. Doon po sa Cephas, ay doon po sa Aramaic, wala naman po doon malaking bato at maliit na bato na kapag ginamit ka matalin ang tipa. So, nung itinalim lang sa Greek, nagkaroon na ng feminine at saka masculine na malaki at maliit na bato. So, ang sagot ko dyan, both po talaga sila. Both sila applicable. So, maliit at saka malaki. Alin yung tama sa tingin mo sa Greek? Yung maliit o malaki? Tama po silang dalawa doon, yung maliit at malaki. Batay po iyon sa paggamit at sa konteksto po, declensions at saka sa, syntax po ng pagkakagamit doon sa Greek. Okay. Ayun po yung sagot ko. So, tama po silang dalawa. Tama yung dalawa. Ano sinasabi mo? Ayun sinasabi mo. As ang sa Pedro ba? Ano yung Greek sa Pedro or Peter? Ang Greek po sa Greek. Pedro ay Petros. Petros po sapagkat ito po ay lalaki at si Pedro po ay lalaki. Kaya ginamit po yung salitang Petros na masculine sapagkat si Pedro ay lalaki. Okay. Ang Petros ba isang malaking bato o isang maliit na bato? Isa po itong bato na mas maliit sa... Malaking bato pa rin ito.
no? Mas malaki ito doon sa maliit na bato na tinatawag na litos. Ayun. Okay. Sige, salamat. Kung maliit na bato ang Petros at saka yung sipas, maaaring malaki at maliit, na yan ang nagpapaliwanag sa pangalang sipas. Ang tanong ko sa iyo ngayon, kung ikaw ba ang Diyos, saan mo gusto itatayo ang iglesia mo? Sa maliit na bato o sa malaking bato? Itatayo ko po ito sa bato. Oo. Both po, sa maliit na bato at malaking bato ko itatayo ito. Kasi same lang po sila na bato. Sapagkat ang sabi po ni Panginoong Hesukristo doon sa kaniyang sinabi, ang matalinong tao ay nagtatayo sa ibabaw ng bato, hindi lang maliit at malaking bato. So, understood, kahit malaki at maliit na bato, parehong bato po yan sa pagtatayuan ko. Anong sitas yung sinasabi mo? Ito po ay mababasa po natin dito po sa Mateo 7:24-27. O sa Mateo 5:27, Mateo City 24:27 ba? Ini-elaborate ba na ang nagtayo doon ay nagtayo ng matalino dahil nilalagay niya yung sa bato? Sa maliliit ba na bato, matalino ba yung taong magtatayo sa maliit na bato o sa malaking bato? Ang pinatutukoyan doon sa Mateo City 24:27. Wala pong nakalagay doon kung iyon ay magtatayo sa malaking bato o maliit na bato, pero malinaw po ang nakalagay. Ang taong matalino ay nagtatayo ng kanyang bahay ay sa pundasyon na bato o sa ilalim, sa ibabaw ng isang bato. Walang sinabi kung maliit na bato o malaking bato po. Yun po ang nakasulat. Okay, sunod na tanong ko, follow up question. Kung ikaw, ang tatanungin ko, mayroong dalawang pagpipilian, yung isang maliit na bato at mayroong dalang pasigan, saan mo gustong magtayo ng bahay? Sa maliit na bato?
Saan ka matalino ayon sa teksto ng Biblia? Siyempre po, diwa, matalino ka pag yung malaking bato ba o yung malaking hulin? Sapagkat magtatayo ka po doon sa malaking bato, hindi po doon sa kasing liit ng hulin, sapagkat yung kasing liit ng hulin, hindi na po yun pasok sa Petros at Petra sa Greek. Yun na po ay litos. Litos na po yun, hindi na po Petros o kaya Petra. So out of context na po yun. Yun po yung sagot ko sa iyong katanungan. So, okay, pangalawa, follow-up question ko. Kung magtatayo ka... At time na. Okay. Thank you. Ngayon po ay dadako tayo sa negative stand ng MCGI na si Mr. Jaime Sulaba sa kanyang 10 minutong pagtatayo ng kanyang tindig bilang negative. Pasok po, Mr. Jaime Sulaba. Sa 15 minutes ay 15 minutes. Okay, salamat. Magandang negative stand. Okay, maraming salamat po mga kapatid sa mga nakikinig. Ako po si Jaime Sulaba ng Jaime Abalos, ng MCGI. Ito po ang titindigan ko na hindi si Pedro ang tinatayuan ng bato, no? Basahin natin ang awit 120 City 1. Ang sabi dito, malibang itayo ng Panginoon ang bahay, walang kabuluhang nagsitayo ang nagtatayo. Malibang ingatan ng Panginoon ang bayan, walang kabuluhang gumising ang bantay. So, ang Diyos ang magtayo. Kaya tinatawag yun, bahay ng Diyos, iglesia ng Diyos, Kristo ng Diyos, tao ng Diyos, anghel ng Diyos. So, maliwanag yun, sabi ni Kristo, hindi ako nagsasalita sa aking sarili kung hindi yung Ama. Kung ano ang kanyang sasabihin, ay siya kong sasalitain at sasabihin. So, nung sinasabi niya sa Mateo 16:18, itatayo ko ang aking iglesia. Sabi niya. Sa batong ito. So pag sinasabi niya sa batong ito, bakit gumagamit siya ng ito? Sapagkat nandoon yung Ama sa oras na yan kay Kristo. Ang sinasabi niyang ito, hindi si Juan. Kung sinasabi niya si Juan, iyan. No? Itatayo ko ang aking iglesia sa batong iyan. Bakit gumamit siya ng ito? Sapagkat nandoon mismo sa kanya si Christ ang Ama na nagsasalita doon. Ayon sa 17, ang sinasabi sa 17, basahin natin ang Mateo 16:17. Ang sinasabi dito malinaw bago mangitin. At sumagot si Jesus at sa kanya sinabi, mapalad ka Simon Barhunas, sapagkat hindi ipinahayag sa iyo ito ng laman at ng dugo, kundi ng aking Amang nasa langit. Yung salita ni Kristo at the time, hindi sa kanya yan, kung hindi salita ng Ama. At ang pinatutungkulan na bato ay si Kristo. Ipapatuloy natin yan, makikita natin yan na nakalagay dito sa Biblia. Sa dalawa o tatlong makikita natin si Kristo ang bato. So basahin natin yung itinayo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Basahin natin kung anong pangalan. Unang Timoteo 3:15. No, ang sabi dito. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suhay ng katotohanan. Ang sinasabi na ni Apostol Pablo, no, na ugaliin sa bahay ng Diyos. Bakit? May bahay ang Diyos, tao ng Diyos. Kristo ng Diyos, kasama si Kristo na inaangkin pag-aari ng Diyos yun. Sumadaling salita, si Kristo ang bato, sinasabi na niyan sa araw, sa oras na yun, hindi si Pedro.
Basahin natin Gawa 17:24. Ang Diyos na gumawa ng sanglibutan at ng lahat ng mga bagay. O, naririto, nakita nyo. Siya daw gumawa ng lahat ng bagay. Kasama ba ang iglesia itatayo? Hindi pwede si Kristo ang magtatayo. Ang Diyos na gumagawa ng sanglibutan at ng lahat ng mga bagay kasama iglesia niyan. Na narito siya ay palibhasa ay Panginoon ng langit at ng lupa ay hindi tumatahan ng mga templong ginawa ng kamay, ng mga kamay. Oh, Diyos na gumagawa ng sanglibutan ng lahat ng mga bagay kasama iglesia noon. Mahalaga yung iglesia sa kanya eh. Kasi pantubos yun ng kasalanan ng tao. Tapos ngayon, ilalagay niya yung saliga na, ng bato doon sa maliliit na Petros na si Pedro. Sinungaling nga yan, eh, natatakot nga yan. Paano mo nga sasabihin ka, natatakot ka, nagsisinungaling nga yan eh, dahil hindi yan pundido. Pundido yan kapag yan mo itatayo yan. Maliit na bato. Gugulong-gulong ang bahay mo yan pag may hangin. Basahin natin ang Hebreo 3:6. Datapwat si Kristo, gaya ng anak ng puno sa bahay niya, na ang bahay niya ay tayo. Kita mo, si Kristo daw ang puno ng bahay niya. Bakit sinasabi niya bahay niya? Eh, hindi, ang bahay niya, yung iglesia, eh, ang Diyos talaga yun, hindi si Kristo nagtayo noon. Siya ang nagtayo. Sasabihin ba niya yung bahay ng Diyos yun, eh, yung tinayo ng tinayo niya sa Mateo 16:18, kay Kristo pala yun, na ang bahay niya ay tayo. Tayo, kung ating iingatang matibay ang ating pagkakatiwala at pagmumapuri sa pag-asa natin hanggang sa katapusan. So ang linaw, no? So, basahin natin ang Hebreo 10:21. At yamang may isang dakilang saserdote na pangulo sa bahay na pahay ng Diyos. Ayun. Ayun na naman. Ginamit na naman yun, ano? So, kung si Kristo nagtayo doon sa Mateo 16:18, bakit sasabihin dito? At yamang may isang dakilang saserdote na pangulo ng bahay ng Diyos. Eh, bakit hindi sinasabi dito? Yamang may isang dakilang saserdote na pangulo ng kanyang bahay. Bakit hindi sinasabi ng ganun? Bakit sinasabi ng pangulo, bahay ng Diyos sa pangkat? Ang bahay ng Diyos, yung iglesia na tinayo niya din sa Mateo 16:18 na hindi kay Kristo yun, sa Diyos yun. So, Hebreo 3:1, anong sinasabi ng Hebreo 3:1? Kaya nga, mga banal na kapatid, mga may bahagi sa pagtawag sa kalangitan, inyong isipin ang apostol at dakilang saserdote na ating kinikilala, si Jesus. Kita nyo, apostol siya at saserdote. No? So basahin natin yung sa magbasa natin ng Isaiah 56:7. Sila'y dadalhin ko sa aking banal na bundok. No, ang sinasabi dito, yung bahay na 'yan, at pagkakatuwain ko sila sa aking bahay na dalanginan. So, ang tawag pala doon sa sinasabi sa Gawa 17:24, bahay dalanginan yun. Hindi yun bahay ng Diyos. Bahay dalanginan, ang bahay ng Diyos ay tayo, sabi niya. Susunogin at kanyang hahain at maganap ang gambana sapagkat ang aking bahay ay tatawaging bahay na panalanginan para sa lahat ng mga bayan. Kita niyo. Ang bahay pala yan, panalanginan lang, pero ang bahay mismo ng Diyos na itatayo niya, doon sa Kristo, yung iglesia, yun ang tinatayo ng Diyos, hindi ang Kristo ang nagtayo. So, basahin natin ang Mateo 21:3. Last 1 minute.
At sinabi niya sa kanila, nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay, panalanginan. Datapot ginagawa ninyong yungib ng mga tulisan, no? Sinasabi niya, sinuportahan ni Kristo yung ano, no? Na ang tawag dun sa bahay doon ay bahay panalanginan lang. No? Basahin natin ang unang Korinto, Lucy 28, so, unang Korinto. Ang sinasabi rito, oh, at ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia. Oh, ang Diyos daw. Una-una ay mga apostol. Ikalawa ay mga propeta. Ikatlo ay mga guro. Saka mga himala. Saka mga kaloob na pagpapagaling. Mga pagtulong. Mga pamamahala at iba pang mga wika. So, pagkakakilanlan ng iglesia na nilagay ng Diyos sa true church o true tunay na iglesia, ito yon. Kumpleto yan. Hindi ito mawawala. Meron daw mga apostol, propeta. Ano po? Time. Ikalawa'y mga guro, himala. Time na? Ha? Yes po. Time na siya? Yes? Yes. Okay, hindi umabot. Time na po. Lucy. Mm-hmm. Sige. So ngayon sige. Mga kaibigan na tagapaginig, dadako po tayo sa ating cross examination ng ating negative at ang magkukross po ay ang affirmative na si Hamsky ng RCC. Pasok po sa iyong 10 minutong pagtatanong. Mr. Hamsky, are you ready? Mr. Hamsky, are you there? You may start now your cross-examination for 10 minutes. Baka naka-off yung mic niya. Palalahanin mo, sis. Ayan, okay, sorry. Naka-off pala, sorry. Yung sa time po, paki. Okay, bro, Jaime. Okay. Ito po yung tanong ko sa iyo. Ano po ang paksa natin ngayon? Patungkol ba sa bahay ng Diyos o patungkol dun sa batong ito? Categorical question. Patungkol sa batong ito. Oo. Ang paksa natin patungkol sa bato. So siyempre kukunin natin kung paano ngayon, bakit tinatayo yung bato, no? Anong purpose? Kaya iglesia 'yon. Inuugat ko yung iglesia kung paano ngayon natin nagiging bato kung paano. Okay po. Saklaw po 'yon sa okay po. Next question ko po. Sa bato. Okay, next question ko po. Next question. Noong sinalita ba ni Kristo ang nasa Mateo chapter 16 verse 18, anong wika o lengguwahe po yung kanyang ginamit? So, kung si Kristo ay isang Aramaico, no? Kung si Kristo isang Aramaico, maaari siguro ginagamit niya yung Aramaic, no? At the time, kung ang kausap niya ay mga, kung si Pedro rin ay Aramaico. So, depende sa kausap niya ngayon, kasi hindi naman siya makikipag-usap doon na kung hindi na maintindihan yung kausap niya, depende sa kausap ni si Kristo, expert sa lahat ng lingwahe. Salamat. So, depende sa kausap niya. Kung si Pedro, opo, sige. Okay po. Thank you po. Ano po sa salitang Aramaic ang salitang rock? So, sa Aramaico, hindi ko masyadong napaghandaan yung Aramaico sapagkat yung meron ako rito, Greek interlinear lang meron ako. Lang okay. Aramaic. Okay. Pepa? Okay. So whatsoever. Pepa. Okay, tama po. Sang-ayon ka po ba na okay, yung salitang kepa doon po sa Aramaic, ang ibig pong sabihin nun ay bato? Yes. Opo. Okay po. Okay. Now po, next question ko po. Noon bang ginamit yung salitang kepa doon kay Pedro sa Aramaico at kepa din doon sa pagtatayo ang bato, meron po bang gender na pagkakaiba? May gender po ba na pagkakaiba?
Meron okay, po. Ang gender na pagkaka... Okay. Okay, sa Petros, ang gender na ginagamit doon is feminine gender yung Petros. Objection, ano? Moderator, feminine ang tanong gender. Po Epa, hindi po sa Petros. Aramaic po yung tanong ko. Ulitin ko po, brother, doon sa Aramaic, okay, okay. Aramaic po yung Kepa, dalawang kipa na ginamit, meron po bang pagkakaiba? Meron po ba o wala? So, gaya na sinasabi ko sa iyo, hindi ko, okay, nagsasagot na ako. Gaya nga sinasabi ko, hindi ko napag-aralan yung Aramaic ko. Okay. Sapagkat ang New Testament, may 15 seconds ako. Yung New Testament ay binubuo yan ng Greek at saka yung Old Testament ay sa Hebrew. So, dito lang po ako nag-i-stick doon sa salitang ginagamit sa original na pagsalin ng paggawa ng Biblia. Salamat po. Salamat po. Salamat po, bro. Bro, yung ano ba? Ano ba yung next na tanong ko sa ano? Nawala tuloy ako sa itatanong ko, no? Yun po bang salitang Petros? Ay, hindi. Ganito na lang. Saan, anong uri po ng Greek yung ginamit na pangsulat po o pagsalin ng New Testament? Ano pong uri ng Greek po yun? Ang Koine Greek yata yun, kung hindi ako nagkakamali, ano, ayon sa, ano, doon sila nagbabase sa Koine Greek, yung old yes. na Greek translation. Okay. Okay, next question ko po. Since aminado po kayo na coin po, yung coiny or common Greek ang ginamit, alam nyo po ba ang pagkakaiba ng Attic Greek at saka coin Greek? Alam nyo po ba o hindi alam? Hindi ko masyado pinag-aralan yan. Okay, salamat hindi po. Ko alam, bro. Hindi ko panano okay, yan. Salamat okay, salamat po. Opo. Okay po, bro. Doon po tayo ngayon sa Mateo chapter 16 verse 18 pa rin, no? Sa Mateo chapter 16 verse 18 pa rin. Iyon po bang, sino po ang kausap ni Kristo doon? Okay. Yung kausap ni Kristo doon, si Pedro, ano, may 15 seconds ako, no? Ganito yon. Nung nakikipag-usap si Kristo doon, ginagamit si Kristo sa pamamagitan na ni Kristo. Ang gumagamit sa kanya yung Ama. Ginagamit niya ngayon, ginawa niyang tinatawag na witness si Pedro. Sabi niya na ikaw, Pedro, sa batong ito. Opo. Sino po yung kaharap po ni Kristo po doon? Sino po yung kausap niya? Or yung kahit nagsasalita po yung Ama, sino po yung kausap doon? Marami siyang kausap doon, bro. Andun yung mga apostolis eh, kung ba ibababa mo sa ano. Pero ngunit, ang ginawa niya ngayong witness si Pedro. Sabi niya na ikaw, Pedro, sa batong ito. Bakit hindi sinasabi na ikaw, Pedro, sa batong? Ikaw, yaon. Bakit hindi sinasabi, bakit ito ang ginagamit? Sapagkat yung ito, nagre-represent yan yung ito. Nang malapit na hawak ng Ama yung katawan ni Kristo yung nagsasalita. Yan ang grammatically. Salamat po. Ano, next question. Sige, thank you po. Okay po. Next question ko po, Brother Jaime. Kapag po ba yung Petros nalito? Ano po ang anglicized term po ng Petros? Anglicized term ng Petros. Okay. Yung tinatanong alam niyo po ba yung anglicized term ng yes po, yung English yes word po, ng English Petros. Word ng Petros na doon sa mga salin ng modern na Bible. Okay, kung babasihan natin 'yon, ang nakalagay dito sa babasihan natin yung sa Greek. Kung magagamit tayo ng Greek, translated na sa English. Ang nakalagay dito is
Petros Yasoas Asmolra, no? Hindi. Ang ibig ko pong sabihin, doon po ngayon sa mga modern salin, small palagay o Peter. Alin yung? Doon sa mga modern modern translation po English. Ano pong nakalagay? Ayun bang gusto mong itatanong? Okay, naintindihan ko, akala ko. Okay. Okay. Kung ganun nang itatanong mo, ay nakalagay, walang nakalagay doon, bro, sapagkat ang naglalagay doon sa, ang nakalagay doon is pangalan kasi yan eh. Pangalan niya, kahit na may meron siyang kahulugan na bato, ngunit hindi yan ang kanyang ano, isang pangalan o katawagan na ginamit ni Kristo, gagawin siyang Sipas, no? Parang Simon Barhunas. Okay po, thank you po. Doon po sa buong talata ng Mateo chapter 16 verse 18, ano po ang tawag sa ganyang sentence or grammatical construction? Alam niyo po ba o hindi? Actually, sinasabi sa kanya doon, ikaw ay Pedro. Ay, hindi po. Ang batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Alam niyo po ba yung ginamit na construct na sentence form or construction ng sentence or yung grammar dyan sa Matthew chapter 18? Alam niyo po ba o hindi? Anong uri ng grammar or ano yan? Sentence, construction. Sentence construction. Oh, alam niyo what do you mean by that? Ano po yung tanong ko po, bro? Nagsasalita ka ba ng grammatical or kung... Yes, grammatical po, bro. Ano pong klase ng grammar? Yung ano pong klase ng sentence construction yan? Yung Matthew chapter 16 verse 18. Sa Greek. Saglit. Asan yung aking, ano... Yung buong 16-18. Kunin ko muna yung aking... Pag-ista muna yung time po, habang hinahanap po. Last one minute. Stop clock. Oo. Stop po muna. Ngayon po ay habang naghahanap ang ating negative ng kanyang isasagot ay ang okay. Okay. Bro, anong premise mo nito? Bakit mo ako tinatanong sa saglit. Okay, Brian, proceed your answer. Deklarasyon, sabihin mo, okay. Bro, para matapos. Moderator, may itatanong lang ako sa kanya, bakit tinatanong niya yung klaseng... Tinatanong ko po kung... Hindi, ang tanong ko po, alam niyo po. Anong klaseng, bakit, ito ba, inisasabi mo, ungrammatical ba? Kung sasabihin mo intensity ba? Ang gusto mo bang, saglit lang, ang gusto mo bang sasabihin na it is an intensive or intransitive? Ganon ba yung sinasabi mo? Pag intransitive is ungrammatical, ganon bang gusto mong sasabihin, ungrammatical or transitive is grammatic? Ganon ba yung sinasabi mo? Kung gagamit ka ng ano? So kung gagamitan mo ng ano yan, this is yung transitive verb or moderator time mo na naguluhan ako ah. Ganun ba yung gusto mong ipapaabot sa akin? Kung grammatical lang gusto moderator, mo? Ang tanong ko po sa kanya, alam po. Yung kasi ang sabi niya, what moderator is, time. Ano daw klase ng grammar? Excuse me po, to debaters, moderator time. Moderator time mo na. Yung constructive. Okay po. Ang gawain mo lang po ay sumagot at hindi po magtatanong, Mr. Negative. Ang gawain mo po ay magsagot. Hindi po magtanong. So, sumagot lamang po sa tanong. Okay, salamat. Hindi ako pwedeng sasagot na hindi ko naintindihan.
Mister, mismo director, pakinggan mo ako. Ikaw ba, sasagot ka ba na hindi mo naintindihan yon? Kaya nga clarify ko, gumagamit siya ng grammar. Ito, tatanong ko, kung intransitive ba ang gusto niya kasi ungrammatical sick or okay, transitive or grammatical? Bro, hindi ko maintindihan yun anong gusto mo. Intransitive okay, o transitive ba ang gusto mo? Kasi gumamit ka ng grammatical eh. Okay. Linawin mo muna kasi kung... linawin mo muna. Sino po ang nagtatayo doon po sa Mateo 16:18? Sino po ang nagtatayo doon? It's named sa mga... Okay, ang Diyos po ang magtatayo, bro. Hindi pwede ang magtatayo yung Kristo kung hindi ang Diyos. Kaya sinasabi niya, sa batong ito itatayo ko ang aking iglesia. Sabi niya, 56, ano? Ang sabi ng Diyos, ayon sa awit 127:1, ang nagtatayo ay ang Diyos, hindi ang Kristo. Kaya, Kristo ng Diyos, ang ilan Diyos, iglesia ng Diyos, tao ng Diyos. Time na po. Yes, time na po tayo. Okay, salamat po. Tayo po ay... Okay. Sa oras na ito ay dadako po tayo sa rebuttal portion ng ating debate ngayon araw na ito. So ang mag-uumpisa po sa ating rebuttal ay ang affirmative side. Okay. So Mr. Bruhamski, are you ready for your rebuttal? I am ready. Yes po, you may start now. Okay po, napakaganda po ng aming usapan at napatunayan po na hindi pala alam ni kapatid na Jaime ang mga patungkol sa Kifa, ang patungkol sa Aramaic, hindi niya alam yung construction ng sentence sa Greek, hindi niya alam kung saan nagkakaiba, hindi niya alam kung anong klase ng Greek ang ginamit. Eh bakit pa nakikipag-debate yung kaibigan kong ito na si Brother Jaime kung hindi naman pala siya prepared. Sundalo pa naman si Brother Jaime. Dapat pala nagbaon ng armas. Anyway, ang dami po niyang sinitas na talata. Kung napansin po niyo, iisang talata lang po yung ginamit ko para i-cross exam siya. Hindi po ako lumabas sa Mateo chapter 16 verse 18 at doon ay hirap na po siyang makalusot, no? Hindi niya maitawid sapagkat sabi nga sa Biblia, ang katotohanan ay hindi talaga matututulan ng mga gustong tumutol sa katotohanan. Ngayon, pumunta siya bahay, pumunta siya kung ano-ano, lilipa rin daw. Saan ba naman siya nakakita ng batong nilipad na pinagtayuan na ng bahay? Ano? Tapos pumunta siya sa bahay, pumunta siya ng Old Testament, ang gulo-gulo, may Hebreo, may unang Timoteo, napakaraming mga verse na ginamit. Ako yung verse ko kanina, dalawang verse lang yung ginamit ko, Matthew chapter 16, verse 18, at saka yung sa 1:20, ano yung ginamit ko kanina? 42. Oh, hindi ako tumalon-talon siya. Ang dami niyang pinuntahan. Napunta sa bahay, napunta sa pagka-Diyos ni Kristo, napunta sa tunay na iglesia. Ano ba talaga? Eh, ang topic lang naman namin, eto, sang-ayon naman siya doon sa sinabi ko. Ano po ba yung topic natin? Yung bahay po ba? O yung batong ito? Sabi niya, yung batong ito, edi tapos na yung laban. Ayaw niyang aminin na si Pedro yung kausap doon. May mga iba pa daw. Ang tinatanong ko sa kanya doon sa chapter 16 verse 18. Doon sa last na tanong ko sa kanya, parang nakalimutan ko na yung last na tanong ko sa kanya, meron sana akong follow-up question doon eh. Sayang, maganda sana yung ipa-follow-up question ko sa kanya. Ano pa ba? Ayun, so ang dami niyang hindi na-prepared yung kaibigan kong si Brother Jaime. Pero at least, honest naman si Brother Jaime, no? So ngayon po, dadako po ako doon sa pagpapaliwanag. O, bakit po natin na-conclude na si Pedro yun? Sapagkat referent nga po yun kay Pedro. Regardless, nagamitin po yung salitang Petros at Petra, no? Kapag sinalin po pati yung Petros, eh syempre, Peter, kasi lalaki. Nasa grammar lang yan, walang dokumento yan. Petra, magiging Patricia na pag ang pangalan ni Pedro, pag sinalin sa English, magiging Patricia.